For the first time ngayong season, mga idol, may panibagong starting lineup po ang Lakers. Torian Prince, Anthony Davis, Cam Reddish, Jared Vanderbilt at LeBron James. And obviously, si LeBron po ang magpo-point guard dito and siya ang magpapaikot ng opensa as usual. Napakahabang lineup nito dahil si Prince na po kagad ang pinakamaiksimong player standing at 6'6 at makikita mo na rin kagad ang mga benefits nito just by playing big. Sa curl nito ni Prince, binigay sa kanya ni AD ang bola at may height advantage na kagad siya sa kanyang tao. Hindi rin naman maliit itong si Cason Wallace, mga idol, dahil 6'4 ang kanyang height. Pero may kita mong alam ni Prince na dapat gamitan niya to ng kanyang laki at may kumpiyansa siya. Sumabit patuloy si Wallace, 2 free throws para kay Prince. Napaka-versatile ng lineup na ito sa depensa. Tao ni Vanderbilt o si Jalen Williams na sa mga hindi po nakakaalam, actually ang second leading scorer ng OKC ngayong taon. So dapat talaga siyang binibigyan din ng atensyon nitong depensa. E may screen na lumapit at biglang nag-switch na lang din po si Prince dito kay J-Dub. Itong si Prince, mga idol, ay nababash dahil ang alat lagi ng shooting. Pero malaking dahilan kung bakit tag-alat to lagi ay dahil ina-expand niya rin ang bulto ng kanyang energy sa depensa. Walang nakareate na advantage ang OKC dahil sa switch na iyan and itong si Vanderbilt pa nga po ang nakakuha ng rebound. Dito si Reddish naman po ang tumatao sa franchise player ng OKC na si SGA. And dahil ulit sa screen ang ginawa ng Lakers dyan ay madali ang switch ni Davis dito kay Gilgeous Alexander. And gumana talaga dyan ang long lineup ng Lakers kasi miska itong si Vanderbilt ay nakiharang dyan sa driving lane ni Shea. Plus yung instincts pa nga nito ni Vando ay gumana rin. Napakaangas din ito, mga idol, makikita mo rito talaga yung value na binibigay ni Vanderbilt sa team na ito. Siya muli ang tumatao sa isa sa mga best players ng OKC and sa tingin ko medyo nagka-error siya rito na hindi niya alam if magsistay ba siya kay Williams or magsiswitch na kagad kay Holmgren. Kasi itong si Jackson Hayes ay tumatapat na rin naman kay Williams eh. Kaya yun, nakawala si Holmgren pero nag-emergency rotate naman si LeBron dyan. So props din kay LeBron dahil 39 years old na to next week pero gumaganyan pa rin, humahassle pa rin. And si Vanderbilt nakarecover din naman siya rito beautifully kay Chet. Nga pala, mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyong mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again, mga idol, itong si Vanderbilt ang tumutoka kay J-Dub at ang plano nila this game ay switch talaga. Although dito, medyo iniba nila. Si Hayes na ang tumatapat kay J-Dub pero lugi siya rito eh. Kaya si Vanderbilt ay hindi rin siya nilulubayan. Now, magiging concerned ka syempre kasi iniiwan ni Vanderbilt yung bago niyang tao na si J-Will, si Jalen Williams. Pero ang kagandahan nga rito kay Vando ay capable siya na makapunta rin kagad dyan kay J-Will kung ipapasa man sa kanya. Hindi natin makikita rito yan though pero nakastrip na naman siya ng bola rito kay J-Dub. Plus, hustle player talaga to. Nasa kamay pa lang nito ni Kenrich Williams ang bola pero makikita mo si Vanderbilt na nasa running position na at tumatakbo na patungo kay Dort. And ano yung mapapansin nyo rito? Yung arms niya, mga idol. Nanggaling siya rito kay J-Will eh ngayon libreng libre siya at maaari nga ang iswing pass ni Dort yan. So inanggulo niya ang kanyang arms para maharangan ang passing lane. Pero ewan, hindi ko rin alam bakit hindi pinasa ni Dort yan at piniling i-drive ito. Naging turnover patuloy. Balik tayo dito sa bago nilang first 5, ang kagandahan nga dito ay kahit sino sa limang ito ay pwedeng tumao kay SGA. Siyempre, si AD ay kailangan mo para sa rim protection and si LeBron, dahil nga matanda na rin siya ay ayaw mong siya pa yung tumao doon sa best player ng kalaban para hindi siya mapagod kagad. Kaya ang mga ideal na tatao talaga kay SGA dyan ay any kina Prince, Vando at Reddish. Pero it doesn't mean na hindi kayang dumepensa ni LeBron at AD kay SGA effectively. This time, si Vanderbilt ang tumatapat doon kay Shea at si LeBron naman ang bigla ang last line of defense. Kaya kitang-kita ang versatility sa depensa ng lineup na ito. Na-force nila ang turnover kay SGA. O this time nga si AD ang napatapat kay Shea at nasaraduhan nga nila to ng pinto para hindi siya maka-atake. And solid yung pag-recover nito ni Reddish sa gap, mga idol. Ang ibig sabihin ko rito ay, di ba, andyan nga siya para harangan si SGA, so ngayon may gap na or may espasyo na sa pagitan ni Reddish at ang tao niya na si Wallace. Iniwan niya kasi pero kahit nga may gap dyan, na-depensahan at na-challenge pa rin ang maayos ni Kamyang attempt ni Wallace.
Yan lang din naman mga idol yung ilan sa mga napansin natin dito sa panibagong starting lineup ng Lakers sa depensa. I think this is one of the best defensive lineups na pwedeng gawin ni Coach Darvin Ham kasi literal na lahat sila ay mahahaba. Pwedeng magsalitan siya na Vando, Reddish at Prince sa pagbantay sa number one option ng kalaban at malaking tulong yon panigurado kina LeBron at AD. In terms of offense naman dito na medyo hindi okay ang lineup na yan as long as hindi pumapasok ang mga tira ni Reddish at Vando. Si Vanderbilt, 1 point per game lang ang average so far, saktong-sakto. Sabi si Reddish, balik na ulit siya sa pagiging mahinang outside shooter, averaging only 29% sa mga threes niya. Kaya hindi pa rin ito yung pamatay na lineup ng LA overall kasi medyo nakukulangan pa sila sa opensa pero sa depensa, solid yan Matic. Pinangunahan ni LeBron ang scoring para sa Lakers at maagang pamasko to sa mga Lakers fans scoring 40 points, dagdagan mo pa yan ng 7 rebounds and 7 assists para sa kanilang panalo. Si Shai Gilgeous-Alexander naman as usual ang nagkaroon ng team high na 34 points, 5 rebounds and 7 assists para sa OKC Thunder. Merry Christmas sa mga Kristiyano nating mga idol and sa mga hindi, happy holidays na rin sa inyo. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.